Matapos na mapagdugtong-dugtong ang sistema ng pork barrel scam ni Janet Lim Napoles, naglabas ang NBI ng isa ring flow chart ng umano'y pagnanakaw naman sa daan-daang milyong piso mula naman sa Malampaya Fund. Nakatutok si JP Soriano. Bukod sa pork barrel, nakuhanan rin umano ni Janet Lim Napoles ang perang galing sa Malampaya Gas Project sa Palawan. Ayon yan sa isa sa mga whistleblower ng pork barrel scam na si Merlina Sunyas. Ang kita mula sa Malampaya Gas Project, nakalaan sa iba't ibang renewable energy projects ng gobyerno. Dito rin itinakdang kuhani ng pondo para sa mga nasa lanta ng Bagyong Ondoy at Pepeng noong 2009. Pero ayon kay Sunyas, na naging presidente raw ng isa sa mga umano'y peking NGO ni Napoles, nakuha raw ni Napoles ang daang-daang milyong pisong Malampaya funds. Una raw sa proseso, ang pag-imbento umano ng JLN Corporation ni Napoles ng communication documents. Mula sa letterhead at pirma, pepekein daw nila ito para mapalabas na galing sa opisina ng mga alkalde. Naka-address daw ito kay Nooy DAR Secretary na Sir Pangandaman. Pagkatanggap, mag-i-issue na raw ng cheque ang DAR para sa dummy NGO. Habang natapos namin hulat, mga 97 na ano yun po sir, 97 mayors all in all ang nangyari doon. Pero hindi, ang payments po, hindi sabay-sabay po yun. Nangyari po is 3 batch of payments yan. Pagka-deposit ng peking NGO sa cheque, diretso na ang pera sa opisina o account ng JLN at kalaunan sa bulsa ni Napoles. Kapag nakuha na ng JLN ang pera, babayaran na raw nila ang komisyon ng mga kasabwat sa DAR. Pagkatapos ng 2 hanggang 3 buwan, ihahanda na umano ni Sunyas ang liquidation papers kahit wala naman talagang proyekto at inimbento lang din ang mga benepisyaryo. Iniimbestigahan na raw ito ng DOJ. Ang kampo ni Napoles na una nang itinangging sangkot sila sa pork barrel man o sa Malampaya fund scam. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayag si Pangandaman. Ilang beses nang sinabi ng kasalukuyang pamunuan ng DAR na makikipagtulungan sila sa imbestigasyon. JP Soriano, nakatutok, 24 oras.